Ayan, dito ko ngayon sa ilalim ng MRT to LRT. LRT na Pasay, no? At kung saan, kaya nagkaroon ng clearing operation dito ang pamunuan ng local traffic sa pangunguna po ni Art Portalisa, no? Siya pong OIC ng traffic dito sa Pasay, kasama yung mga grupo ng MMDA, PNP, yan. At clear, naging malinis ito ngayon, LRT, no? Itong Terminal Plaza ng Baclaran, Pasay. Kasi yan ang hangganan eh, oh. At makikita nyo na malinis, ano? Malinis. At ikot natin ang ating camera. Yan, malinis ang sinusundan natin yung clearing operation na at siyempre binabati natin ang bagong admin, ano, ng Pasay. Yan. Yan ang mga tauhan ng PCNO ng Pasay, no? Yan. May mga MMDA na naka-intact dito kasama yung mga truck, towing, yan. Ang perisure ito yung mga jeep eh. Yung mga jeep ang perisure ito talaga. Yan, oh. Kaya pala po tayo ay kanina pa nandito ay ang mga jeep ay hindi makaparking. Nandito pala yung mga grupo ng local traffic ng Pasay. Sige bro. Hindi lang kita interviewin kasi alam kong pagod ka na eh. At yan, ang ating ginagawa ngayon ay nagmamasid tayo at yung mga aksyon ng Pasay local traffic ay atin pong sinusundan, ano? Wala tayong makitang pulis dito eh. Wala tayong makitang pulis, no? Dapat may pulis dito eh. Sabi, galing ako doon sa Substation 5, nandito raw yung commander. Kaya ano, hinahanap natin yung commander para medyo ma-interview sana natin ng kaunti. Para doon sa kanilang mga naging aksyon, ano? Kung patuloy ang ganitong magiging sistema dito sa ilalim ng MRT, apektado pa rin ang mga maninindi rito, yung mga sidewalk vendor, no? At ito yung mabuhay lane, no? Mabuhay lane hanggang doon sa may Baclaran, no? Yan po yung sinusundan natin. At yung doon sa may Baclaran naman, ay grabe rin, no? Pero dito, maganda na. Maganda. Maganda na po, no? Bro, patuloy ba ito? Tuloy-tuloy na ito? Ano bang pangalan nung bagong admin? Si Attorney Peter Manzano. Ah, okay. Thank you, Attorney Peter Manzano, no? Siguro kamag-anak ni Edu Manzano ito, no? Yan, joke lang. At, yan, kaya iniikot po natin, para, ayan. Sir, magandang hapon. Sa Wow Action Balita ako, kaunting interview lang po sa aking programa, no? Kumusta po ang clearing operation po ninyo dito? So far, nakikita naman po ninyo, malinis. So, naitaboy na po natin yung mga vendor, ano? Okay. So, sustain na lang po namin ito. So, i-maintain nyo na yan? Opo, sustainability na lang po natin, sir. Kasi ito yung mabuhay lane. Opo. Opo. At, ito yung mabuhay lane, sir. Oo. At nagiging problema rito, yung illegal parking ng mga jeep. Yes, oo. Isa rin yun. Kaya nga, nakita nyo, medyo maluwag kasi delivered po yung sa kuneta. Oo, tama, so, tama. So, wala po kayo makikipang jeep na dumagaan sa parto. Baga matapiktado po yung mga vendors dito, yung mga vendors, hindi naman sila sagabal dahil nandito naman sila eh. Opo. Ang problema, ang mga sagabal dito, yung mga jeep. Opo. Yung mga jeep ang problema rito. Kasi, kapag may dumadaan, no, ayan, kausap ko ang commander dito, no, ng Substation 5,
ay sila yung nag-ooperate ngayon dito. Napatuloy na binabantayan itong ilalim ng LRT. Sir, continuous na to. Hanggang kailan, sir? Pero may maintain na po namin to, sir. Oh, hindi niya nyo pababayaan to. No? Tulong po ng ano, ng local traffic. Local traffic. Okay. Tulong-tulong po kami. Oh, yan. Yan ang pinaka-the best, no? Kung iikot natin ang camera natin, ayan, malinis po, no? Ayan, hanggang doon, no? Dito rin si Arthur Calisa, ang jefe ng local traffic. At timingan natin na doon tayo pumarada sa service station 5, no? Ng Pasay. Eh, nandito pala ang commander, kaya sinundan natin. Sir, last message nyo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa aking programa. Okay, sa mga kababayan po natin na mapapasyal dito po sa barang Pasay, Baclaran. Muli po, pinapanalahan na lang kayo. Mag-ingat po tayo sa mga mandurukot. Maging alisto po tayo. Ano? At saka kung mapapansin nyo, maluwag na po dito. Open na po kayo mamaliki dito. Ayan. Yung mandurukot dito, sir, at medyo nanahimik, ano? Apo, apo. Mukhang takot sa inyo, sir. Di ba? Mukhang takot. Kasi nung araw, dito, sir, pag naglakad ka rito, makikita mo, tatabi lang sa'yo, dudukutan. Pero ngayon, sir, kumusta? 100%? 95%? Oo, pero gayon pa man, mag-ingat pa rin po tayo. Maging alisto lang po tayo. Yung mga importanteng bagay po, ilagay po natin sa secure na parte ng ano natin. Huwag na po natin yung spa. Huwag magtiwala. Huwag magtiwala, opo. At pinaka-importante noon, yung i-safety nyo yung mga gamit, no? At ayan, ito, mga ano, no? Mga galing po ng RMFD. Okay. Galing po ng RMFD, galing po ng region. Ayun, okay. At tulong-tulong yan, ano, sir? At mga ilan yung naka-assign sa'yo? Isang team po yan, sir. Isang team. Isang team. Ang isang team, sir, ilan? Pusok, walo pa, walo. Ilan? Walo pa, walo. Walo. Ang isang team. Opa. Bali, isang team lang po yan. Opa. Sa salit-salit po yan, sir. Palit-palit yung ikot na yan. Ayan po, videoan nyo yung mga naurutan. Oo, yan. Matik na po yan. Matik na po yan. Kuha ng ating... Ayan, oh. Napakarami pong mga nakumpiska, no? Na mga kung saan yan. Ano yan? Mga vendors yan, sir? O yung mga... Yung mga gamit po nila na inabutan po na nakabalagbag. Sa kanya, opo. Okay. Pero yung mga talagang umalis naman sila, sir, hindi na. Ay, hindi na. Hindi na. Okay. At yan po. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo, sir, ha? Sa kaunting pagbibigay ng interview at paglilinaw doon sa operation ninyo rito, yung clearing operation na ginanap ngayon ay patuloy na pala ito. Thank you. Batang-bata pa ito si Longboy. At ilan taong ka na, sir? Hindi. Yung totoo. Edad po ba? Oo, yung edad. Yung edad muna. 42 na po. Okay. Yung servisyo, sir? 20 years and 6 months. Okay. Matagal pa to. Aabutin pa natin ng ilang dekada ito. Okay, sir. Thank you. At patuloy po susubaybayan ito ng programa ng Wow Action Balita sa radio at radio. No? Itong clearing operation. Thank you. At asahan niyo po. Sumusunod-sunod lang po ako sa liburan ninyo. Thank you. Mag-uwi po kayo. Ayan, no? Lahat ng grupo. Ayan. Yan po. At siguro yan ang ano natin, ano? At kung makikita nyo, yan.